awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva mo Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y suma sa iyo, hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, "Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala,
o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal niyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sustenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sencrea, nagpaputol siya ng buhok, sapagkat natupad ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay, na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinang soob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Kristo'y lang magtiis, nang tagumpay ay makami, at sumatin ang langit. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit maghagalak ang sandibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan.
Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus na Nazareno. Sing init ng panahon ang init ng pagmamahal natin sa Kanya. Ngayon po ay Biyernes, bago ang linggo ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Sa darating na linggo ay Ascension Sunday. Ikapitong linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang pag-akyat, ang pagbabalik ni Kristo sa kaharian ng Ama. Kahapon sa ating feeding program, yung I Thursday, ito ang katesismo natin. Ano ang pinapaalala ng linggong darating? Ano ang pinapaalala sa atin ng pag-akyat, ng pagbalik ni Kristo sa langit? Isang mahalagang katotohanan sa buhay ng tao sa mundo. Ano yon? Lahat tayo may hangganan sa mundong ito. Lahat may wakas sa mundong ito. Kaya pwede ba ipaalala natin ngayon sa mga kasama, sa mga katabi natin, sabihin nyo sa katabi nyo, matatapos ka din. Sabihin, bakit sa akin kayo nakatingin? Parang ako gusto nyo matapos na. Ulitin natin sa katabi, sabihin nyo, matatapos ka din. Diyos ko, Father. Baka abangan ako nito sa labas mamaya, Father, na hindi ko nga kilala ito eh. Kaninang umaga, alas 5 ang unang misa ko, sinabi ko, matatapos ka din. Parang yung mukha nila, ano ba yan, Father? Nagsisimula pa lang yung umaga namin, matatapos na. Ay, maganda nga ho yun eh. Dapat ganun ang daladala rin nating ugali. Kapag nagsisimula ang isang bagong bagay, ang isang bagong buhay, dapat maliwanag sa atin. Kagaya ng bawat maghapon na dumarating sa buhay ng tao, matatapos din yan. Kaya kapag ang araw mo hindi naging madali, hindi naging masaya, hindi naging maganda, huwag kang mataranta. At huwag kang magpapasira. Itutulog mo lang mamaya yan, tapos na ang pangit na araw na ito. Tandaan mo, hindi pangit ang buhay mo, pangit lang ang gising mo. At kapag may magandang nangyayari sa buhay mo, kapag may isang mabuting nangyayari sa buhay mo, eto rin yan. Huwag mong aabusuhin, huwag mong sasayangin. Matatapos din yan. Kaya napakaganda ng paalalang ito sa atin. Ito pong linggong ito, mga kapatid, maririnig natin ang mga huling paalala, habilin ni Kristo sa kanyang mga alagad. Para sa isang taong katulad ni Kristo, siya ay naging taong totoo. Hindi lang sa Diyos, naging taong totoo. Para sa isang taong katulad ni Kristo, para sa isang mabuting kaibigan,
para sa isang tunay na pamilya, hindi ka magsasawa, hindi ka mahihiya na magpaalala, na magsabi sa taong tunay na mahalaga para sa'yo. Ba't ka mahihiya? Kahit matanda na yung mga anak mo, kahit mas mayaman na yung anak mo sa'yo, mas marami na siyang alam sa'yo, kahit yung kapatid mong pinag-aral mo, kahit yung taong tinulungan mo, ngayon mas asenso na sa'yo. Kung talagang mahalaga siya, hindi ka mahihiyang itama siya kung kinakailangan. At higit sa lahat, higit sa kanino man, hindi magsasawa ang Diyos sa'yo. Kung maraming tao na ang napagod sa'yo, kung maraming tao na ang parang nagsasawa sa'yo, ang sumuko na sa'yo, dagdagan mo yung pananalig mo araw-araw na walang hindi kayang itama ang Diyos sa buhay mo. Manalig ka pa rin na walang mali ang hindi kayang itama ng Diyos. Walang masama ang hindi kayang pabutihin ng Diyos. Walang paghihirap, walang lungkot, walang pagod, at walang kasamaan ang hindi kayang tapusin ng Diyos. Amen? Katulad po ng pangako ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Ang ganda ng ebanghelyo ngayon, maiksi, pero yung unang bahagi, anong sabi ni Kristo? Kayong mga nalulumbay ngayon, kayong mga tumatangis ngayon, kayong mga naghihirap ngayon, katulad ng isang babaeng manganganak na, sa bisa ng paniniwala at pagtitiwala natin sa kapangyarihan at kabutihan ng Panginoong Jesus na Nazareno, kaya niyang tapusin, kaya niyang baguhin na maging tuwa ang iyong lungkot, maging liwanag ang dilim sa buhay mo, na magkaroon ng pag-asa ang panghihina mo, na maging buhay ang kamatayan. Maraming beses ko na po itong sinabi sa mga pagninilay ko. Kumpara sa ibang tao, tapos ka na, wala ka na. Para sa Poong Nazareno, araw-araw, pwede ka pa, kaya mo pa. Amen? Hindi ka pa tapos, inaayos ka pa ng Diyos. May mababago pa sa'yo, may maaayos pa sa'yo. Kung babalikan natin ang naging buhay ni Kristo sa mundo, kung babalikan natin ang naging buhay ng mga alagad ni Kristo, makikita po natin maraming buhay ng individual, maraming buhay ng pamilya, maraming buhay ng isang bayan ang binago at niligtas ni Kristo. Sa paanong paraan? Paano niya binago ang buhay ng mga tao? Paano niya niligtas ang buhay ng mga tao? Hindi lamang sa pangangaral, hindi lamang sa pagtuturo ng mabuting balita, higit sa lahat sa kanyang mabubuting ginagawa at halimbawa. Kaya nga sa panahon ngayon, hindi na uubra, hindi laging eepekto ang puro salita sa pagtuturo. Mas mabisa, mas makapangyarihan pa rin ang pagtuturo sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at ginagawa. Mahirap maging magulang ngayon. Hahanapan ka ng resibo ng mga tao. At ano ang resibo ng isang tao?
ang mabuti at tamang ginagawa mo. Alam nyo, kahapon, every Thursday ng umaga, alam nyo na po yung ating feeding program dito sa Quiapo ay Thursday para sa mga kapatid nating nasa lansangan talaga. Nagsimula tayo 65, ma-report ko lang po sa inyo kahapon, 221 na sila. At yan ay dahil din sa kabutihan ninyo, sa mga binibigay ninyong tulong donasyon. Palakpakan po natin ang bawat isa, ang ating mga sponsors, donors. Hindi man sinamin sila personal na kilala. Lahat po yan. Kaya huwag mong mamaliitin ang ginagawa mong kabutihan. Huwag mo nang tignan kung magkano hinulog ng katabi mo, kung ilang beses nagbigay yung kakilala mo. Kahapon, ikasyam na Webes. Alam nyo, kahapon dumating silang basang-basa, inabot ng ulan. Eh yung ating tolda ay medyo kapus pa. Sa awa ng Diyos, meron tayong mga nakakausap na tumulong at kung tutulong pa. Di kagad nakaupo, kulang ang upuan at mesa. Pero alam ninyo, dumating sila, parang pagod na pagod, gutom na gutom. Ang masarap makita at ang masarap maramdaman pagkatapos natin silang mahugasan, maturuan, mapakain. Tuwing aalis sila, makikita nyo sa mukha nila ang ngiti ng pag-asa, ang saya ng mukha nila. At least once a week, ganyang kalaki ang nagagawa ng isang maliit at minamaliit na mabuting ginagawa. Kaya katulad ng sabi ng Panginoon kay Pablo sa unang pagbasa natin ngayon, ano ang sabi ng Panginoon, Pablo, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong maganda. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong pangangaral sa salita at mabuting halimbawa. Kasama mo ako lagi. Huwag kang nagpapatalo. Huwag kang naniniwala at pumapatol kagad sa mga kontraktor sa buhay mo. Sino to mga to? Ito yung lagi mga nakakontra sa'yo. Mga taong hindi naniniwala na gagaling ka pa. Mga taong hindi naniniwala na magiging okay ka pa. Mga taong hindi naniniwala na may magagawa ka ring maganda. Mga taong hindi naniniwala na magbabago ka pa. Kaya sa pagkapatuloy ng misang ito, mga kapatid, lagi nating tatandaan, walang pinakamalalim na salita, walang pinakamataas na pinag-aralan, walang pinakamatagal na pamumuno, at walang pinakamakapangyarihang posisyon ang hindi kayang baguhin ng isang mabuting halimbawa, ng isang mabuting ginagawa. Sa tulong at sa pangako ng Poong Nazareno, araw-araw, huwag tayong matakot na baguhin tayo ng Panginoon sa mas ikabubuti, hindi lang ng buhay natin, kundi ng kapwa natin. Huwag kang matakot, huwag kang madamot. Lahat ng paghihirap, matatapos din. At isang araw, ipakikita ng Panginoon sa iyo na walang nasayang sa ginawa mong kabutihan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin po tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon.
Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pagsiglayin muli sa kagalakang nagmula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, gayon din ang mga kakilala natin na nangangailangan ng ating mga panalangin, ang mga pinanghihinaan na at nawawalan ng pag-asa, ang mga nakabilanggo, ang biktima ng iba't ibang kalamidad, sakuna, sa ating bansa, ang mga walang makain at mabuting tirahan araw-araw, ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Panginoon, palakasin mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, lalo mong mahalin at pahalagahan ang mga taong kasama pa natin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas, siya ang iyong pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
ni Jesus na kanya. Announcement, tuwing Biyernes at Linggo, magkakaroon ng libreng bakuna laban sa tigdas sa pangunguna ng San Sebastian Health Center sa mga sanggol na may 0 to 59 months old. Ang kanilang pwesto ay matatagpuan sa entrance ng pahalik sa gilid ng ating simbahan sa Evangelista Street sa ganap na ikawalo ng umaga hanggang sa ika-alauna ng hapon. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo po ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon. Ang lahat po ng binibigay ninyong tulong ay malaking bagay para sa mas maraming taong higit na nangangailangan. Kung kayo po ay nais pa rin magbigay ng ibang tulong, ang pinansyal na tulong ay maaari nyo pong dalhin sa ating parish office, sa finance office. At kung yan po ay mga in-kind, kagaya po ng bigas, noodles, delata, kape, tubig, at iba pang nais niyong ibahagi, lalo na para sa mga kababayan nating biktima ng mga kalamidad, at para po sa mga nais maging bahagi ng iThursday feeding program, maaari po kayong pumunta sa Benedict Building sa Social Service Office. Salamat po dahil hindi niyo hinahayaang baguhin ng inyong sariling kahirapan at kakulangan ang inyong angking kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan
na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Smoke and leaves.